naman nagko-collapse-collapse at ang ating mga laptop na nag-automatic repair, ang ating mga laptop na nagluloko, ang ating mga laptop na napakahina, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, magagamit nyo ito guys. Itong command prompt, part 3 na po tayo guys, makikita ang mga litrang ating itatype sa ating command prompt. Ay nandito ang mga litra na ito, nandito sa ating kaliwa. Makikita sa bandang kaliwa at makikita naman sa kanan ang mga kasagutan. Ang ibig sabihin ng mga litrang nandito sa nandito sa left side na ating itatype sa ating command prompt, ang kasagutan, ang ibig sabihin ng mga litrang nandito sa left side ay makikita dito sa ating right side. Ang utos ng pag-debug ay magagamit sa MS-DOS pati na rin sa lahat ng mga 32-bit na version ng Windows. Ang utos ng pag-debug ay hindi magagamit sa mga 64-bit na version ng Windows. Number 50, ang defrag. Ginagamit ang command na defrag upang i-defragment ang isang drive na iyong tinukoy. Ang command na defrag ay ang bersyon ng linya ng utos ng disk defragmenter ng Microsoft. Magagamit ang command ng defrag sa lahat ng mga bersyon ng Windows pati na rin sa MS-DOS. Number 51. Ginagamit ang del command upang tanggalin ng isa o higit pang mga file. Ang del command ay magagamit sa lahat ng mga bersyon ng Windows pati na rin sa MS-DOS. Ang utos na del ay kapareho ng pag-burn ng utos. Number 52, del 3. Ginamit ang del 3 command upang tanggalin ng isang direktoryo at lahat ng mga file at subdirectory sa loob nito. Ang del 3 command ay magagamit sa Windows 98 at 95 pati na rin sa MS-DOS. Simula sa Windows XP, maaaring alisin ng isang folder at mga file at subfolder nito gamit ang PERSECOND function ng ermdir command. Hindi na kailangan si del 3 sa bagong kakayahang ermdir kaya inalis ang utos. Number 52. Ang utos ng DATS ay ginagamit upang lossless compress ng isa o higit pang mga file. Ang utos ng DATS ay minsang tinatawag na cabinet maker. Magagamit ang utos ng DATS sa Windows 7, Windows Vista, at Windows XP. Ang utos ng DATS ay kapareho ng utos ng makeup. Number 53 ay ang DIR. Ginagamit ang dir command upang ipakita ang isang listahan ng mga file at folder na nilalaman sa loob ng folder na kasalukuyan mong pinagtatrabahan. Nagpapakita rin ang dir command ng iba pang mahalagang impormasyon tulad ng serial number ng hard drive, ang kabuuang bilang ng mga file na nakalista, ang kanilang pinagsamang laki, ang kabuuang halaga ng libreng puwang naiwan sa drive, at higit pa. Ang dir command ay magagamit sa lahat ng mga bersyon ng Windows pati na rin sa MS-DOS. 54. Ginagamit ang utos ng disk comp upang ihambing ang mga nilalaman ng 2 floppy disk. Magagamit ang utos ng disk comp sa lahat ng mga bersyon ng Windows pati na rin sa MS-DOS. Kasama ang pagbubukod ng Windows 10. Number 55. Ginagamit ang utos ng disk copy upang kopyahin ang buong nilalaman ng isang floppy disk sa isa pa. Magagamit ang utos ng disk copy sa lahat ng mga bersyon ng Windows pati na rin sa MS-DOS. Kasama ang pagbubukod ng Windows 10. Number 56. Ang utos ng disk part ay ginagamit upang lumikha, pamahalaan, at tanggalin ang mga partisyon ng hard drive. Magagamit ang utos ng disk part sa Windows 8, Windows 7, Windows Vista, at Windows XP. Pinalitan ng utos ng disk part ang utos ng friend disk na nagsisimula sa Windows XP.
Ginagamit ang utos ng DiskPerf upang pamahalaan ang mga counter ng pagganap ng disk mula sa malayo. Magagamit ang utos ng DiskPerf sa Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, at Windows XP. Sinisimula ng utos ng Discrete ang tool na Discrete na ginagamit upang pamahalaan at i-configure ang mga RAID arrays. Magagamit ang command ng Discrete sa Windows 10, Windows 8, Windows 7, at Windows Vista. Sinisimula ng command na DSM ang tool sa paghahatid ng larawan at pamamahala ng tool, DISM. Ang tool na DISM ay ginagamit upang pamahalaan ang mga tampok sa mga imahe ng Windows. Magagamit ang DSM command sa Windows 10, Windows 8, at Windows 7. Ginagamit ang diskdiag command upang mag-output ng isang log ng impormasyon tungkol sa display system. Magagamit ang diskdiag command sa Windows 10, Windows 8, Windows 7, at Windows Vista. Ang utos ng join ay ginagamit upang lumikha ng isang bagong computer account sa isang domain. Magagamit ang utos ng join sa Windows 10, Windows 8, Windows 7, at Windows Vista. Ginagamit ang utos ng DOS key upang ma-edit ang mga linya ng utos, lumikha ng macros, at isipin ang dati nang ipinasok na mga utos. Magagamit ang utos ng DOS key sa lahat ng mga bersyon ng Windows, pati na rin sa MS-DOS. Ang utos ng DOS shell ay nagsisimula sa DOS shell, isang tool na pamamahala ng graphic na file para sa MS-DOS. Ang utos ng DOS shell ay magagamit sa Windows 95, sa mode na MS-DOS at sa bersyon ng MS-DOS 6.0 at mas bagong mga bersyon ng MS-DOS na na-upgrade mula sa mga nakaraang bersyon na naglalaman ng utos ng DOS shell. Ang isang graphic manager ng file, ang Windows Explorer, ay naging isang pinagsamang bahagi ng operating system na nagsisimula sa Windows 95. Ginagamit ang utos ng DOS upang simula ng DOS Protected Mode Interface DPMI. Isang espesyal na mode na idinisenyo upang bigyan ng mga aplikasyon ng MS-DOS ng access sa higit sa karaniwang pinapayagan na 640 kilobytes. Magagamit ang utos ng DOS sa Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, at Windows XP. Ang utos ng DOS ay hindi magagamit sa mga 64 na bit na bersyon ng Windows. Ang DOS command at DPMI ay magagamit lamang sa Windows upang suportahan ang mas nakatatandang mga programa ng MS-DOS. Ginagamit ang utos ng driver query upang ipakita ang isang listahan lahat ng mga naka-install na driver. Magagamit ang utos ng driver query sa Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista. Ginagamit ang utos ng dev space upang lumikha o mag-configure ng mga nakakompress na drive ng drive space. Ang utos ng dev space ay magagamit sa Windows 98 at 95, pati na rin sa MS-DOS. Ang drive space ay isang na-update na bersyon ng double space na isakatuparan gamit ang utos ng DBLS space. Sinimula ng Windows ang paghawak ng compression simula sa Windows XP. Ginagamit ang utos ng echo upang ipakita ang mga mensahe karaniwang mula sa loob ng script o mga file ng batch. Maari ding magamit ang utos ng echo upang i-on o i-off ang tampok na echo. Magagamit ang utos ng echo sa lahat ng mga bersyon ng Windows pati na rin sa MS-DOS. Sinimula ng utos ng Edlin ang tool na Edlin na ginagamit upang lumikha at mabago ang mga file ng teksto mula sa linya ng utos. Magagamit ang utos ng Edlin sa lahat ng mga 32-bit na bersyon ng Windows, ngunit hindi ito magagamit sa mga 64 na bit na bersyon ng Windows sa MS-DOS.
Ang utos ng Edlen ay magagamit lamang hanggang sa MS-DOS 5.0, kaya maliban kung na-upgrade ang iyong huling bersyon ng MS-DOS mula sa 5.0 o bago, hindi mo makikita ang utos ng Edlen. Ang utos na M386 na ay ginagamit upang bigyan ng MS-DOS ng access sa higit sa 640 KB ng memorya. Ang utos ng M386 na ay magagamit sa Windows 98 at 95, pati na rin sa MS-DOS. Ang ginamit ang end local command upang wakasan na ang lokalisasyon ng mga pagbabago sa kapaligiran sa loob ng isang file ng batch o script. Ang end local command ay magagamit sa Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, at Windows XP. Ang utos ng isentotal ay ginagamit upang pamahalaan ang mga database ng Extensible Storage Engine. Ang utos ng isentotal ay magagamit sa Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, at Windows XP. Ang utos ng event create ay ginagamit upang lumikha ng isang pasadyang kaganapan sa isang log ng kaganapan. Magagamit ang command ng event create sa Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista. Ginagamit ang utos ng mga event trigger upang i-configure at ipakita ang mga pag-trigger ng kaganapan. Ang command ng mga event trigger ay magagamit sa Windows XP simula sa Windows Vista. Ang mga pag-trigger ng kaganapan ay nilikha gamit ang tampok na mag-attach ng gawain sa kaganapan na ito sa viewer ng kaganapan. Ginagawa ang utos ng mga event trigger na hindi kinakailangan. Ginagamit ang utos na x2bin upang ma-convert ang isang file ng uri ng file na exe, maipapatupad na file, sa isang binary file. Ang utos na x2bin ay magagamit sa mga 32-bit na bersyon ng Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, at Windows XP. Ang pinalawak na utos ay ginagamit upang makuha ang mga file at folder na nilalaman sa mga file ng Microsoft Cabinet CAB. Ang pinalawak na utos ay magagamit sa MS-DOS pati na rin sa lahat ng mga bersyon ng Windows. Ang palawakin na utos ay hindi magagamit sa 64-bit na bersyon ng Windows XP. Ginagamit ang utos ng extra 32 upang makuha ang mga file at folder na nilalaman sa mga file ng Microsoft Cabinet CAB. Magagamit ang utos na extra 32 sa lahat ng mga bersyon ng Windows. Ang utos ng extra 32 ay italagang isang programa sa pagkuha ng CAB para magamit ng Internet Explorer, ngunit maaaring magamit upang makuha ang anumang file ng Microsoft Cabinet. Gamitin ang palawakin na utos sa halip na ang extra 32 na utos kung maaari. Ginagamit ang utos ng pagkuha upang makuha ang mga file at folder na nilalaman sa mga file ng Microsoft Cabinet CAB. Ang utos ng pagkuha ay magagamit sa Windows 98 at 95. Ang utos ng pagkuha ay pinalitan ng palawakin na utos na nagsisimula sa Windows XP. Ang utos ng Fast Help ay nagbibigay ng mas detalyadong impormasyon sa alinman sa iba pang mga utos ng MS-DOS. Magagamit lamang ang utos ng Fast Help sa MS-DOS. Pinalitan ng utos ng tulong ang utos ng Fast Help na nagsisimula sa Windows 95. The Fast Open command is used to add a program's hard drive location. Ginamit ang Fast Open command upang magdagdag ng lokasyon ng hard drive ng isang programa sa isang espesyal na listahan na naka-imbak sa memorya, na posibleng mapabuti ang oras ng paglunsad ng programa sa pamamagitan ng pag-aalis ng pangangailangan para sa MS-DOS upang hanapin ng application sa drive. Ang utos ng Fast Open ay magagamit sa MS-DOS pati na rin sa lahat ng mga 32
8-bit na version ng Windows na ang Fast Open command ay hindi magagamit sa 64 na bit na mga version ng Windows. Magagamit lamang ang Fast Open sa Windows 10, Windows 8, 7, Vista, at XP upang suportahan ng mas matandang mga file ng MS-DOS. Ginagamit ang utos ng FREAK upang ihambing ang dalawang individual o hanay ng mga file at pagkatapos ay ipakita ang mga pagkakaiba sa pagitan nila. Ang FREAK command ay magagamit sa lahat ng mga bersyon ng Windows pati na rin sa MS-DOS. Ginagamit ang utos ng FRAND disk upang lumikha, pamahalaan, at tanggalin ang mga partisyon ng hard drive. Magagamit ang utos ng FRAND disk sa Windows 98 at 95, pati na rin sa MS-DOS. Ang utos ng FRAND disk ay pinalitan ng utos ng disk part na nagsisimula sa Windows XP. Magagamit din ang pamamahala ng pagkahati mula sa disk management sa Windows 10, 8, 7, Vista, at XP.